I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, hello hello sa mga Marcos Lilies and supporters. Nako mga bes, medyo nagagalit na yata ang Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ito si Alice Go. Napabalita na umalis na ng bansa pala mga beswa, ha? Eh talagang siyempre nakarating kay Pangulong Marcos Jr. Kaya nga binanya ang pugo eh. Kung hindi nagkaroon ng issue ito, malamang ang pugo hindi talaga matutuklasan kung ano po ang nangyayari sa loob, no? Eh alam nyo na. So dahil dito mga kababayan, no? Si Alice Go ay nga tumakas. Hindi natin alam kung ano ang kaparaanan kung bakit siya nakalabas ng bansa. Eh alam po natin ay nakabantay po ang immigration, ang terminal kahit saan, no? So, well, I think, no, in my own thinking lang, ha, may malaking tao na nasa likuran nito kung bakit nakalabas. Maniwala kayo sa akin sa hindi, mga kababayan. Sabi po dito, mga besa, basahin po natin, okay? Breaking news, sabi. O, yan, PTV 4, okay? Breaking news, nakalabas na umano ng bansa si Dismiss Bambang Tarlac Mayor Alice Go base sa impormasyon hawak ni Senator Reza Ontiveros. Agay, ha? Nakalabas. Alam nyo, base doon sa napanood ko, no, sa isang attorney, kung bakit nakalabas ng bansa na ito, na kung tutuusin, dapat nga ay sumipot sa guys, diba, sa Senate hearing, pero hindi nga sumipot. No, ang sinabi nung isang abogado, mayroong pagkakasala at mananagot dito yung abogado niya. Nako, mga beswa. So titingnan natin mamaya. So dahil dito guys, but I am now in receipt of information that in fact this person was already out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur. Woo. Malaysia, ipapakita ko po ang dokumento ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Go. Siya po ay pumasok ng 12-17-13 military time ng July 18 saad ni Senator Ontiveros. Ayon sa aking isa sa pang source, tumuloy si Alice Go sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang mga magulang na si Lin Wen Yi at Goo Janwo Xiong. The couples flew in from China on July 24, misto lang reunion sila doon kasama sina Wesley Goo at si Cassandra Ong, pagdagdag ng senadora. O biro nyo yun. Well, malamang guys ay malakas ang intel nito kaya nalalaman niya. Pero po guys, sabi ng isang abogado na hindi pa daw nakalabas si Alice Go. She's still here in the sa Pilipinas. Kumbaga, nandito pa siya. Ang gulo nila, 'di ba? Oh. Dapat ito kasi yung abogado niya, dapat ilabas niya kung nasaan man si Alice Go, kumbinsihin niya, no? Para harapin ang mga kaso na isinampalaban sa kanya. Eh alam po natin na dismiss po 'yan. So dahil diyan, mga kababayan, ano, si Pangulong Marcos Jr. naglabas ng statement tungkol dito, 'di kayo naloko, mga beswa. So titingnan natin mga besa. So 'yun guys, tingnan nyo. May yung sinabi ng abogado niya, oh. Tapos bago natin basahin. Sabi po ng mga DDS, kinukutya nila ang gobyerno ng ating mahal na pangulo. Natatakasan daw tayo ng big timer. Oh. At saka bakit daw si Kibuloy hindi mahuli hanggang ngayon? Oh, 'di ba? Parang pinagtatawa nila yung gobyerno ngayon. Aba, 'di ba? Ang galing talaga nila. Ngayon, ibabalik ko sa kanila. Sabi kasi nila, hindi daw malutas-lutas, hindi nahagilap si Alice Go, natakasan daw. So, ibalik natin mga kababayan sa kanila. Kumusta naman kaya yung 31 na sabungero nung 2021 under the Duterte administration? Eh, di ba, pinagdudukot sila. Nilalagay sila, pinagdudukot sila ng mga hindi kilalang tao. 31 na sabungero, biro nyo yun? Tapos sabi ni Duterte, siguradong patay na sila. Saan kayo makakita niyan? Under the Duterte administration hanggang ngayon, wala pang resulta yung mga kaso. Hoy, excuse me, bago kayo magsalita, titingnan niyo muna ang nakaraan. Yung mga puon niyo, kung ano ba ang nagiging issue tungkol diyan sa mga sabungiron niyan.
Ang dami yan guys ha. I-research nyo. 31 sa bungero nawawala. Nawala. Nawawala. Kamo. After fighting cock. Kinabukasan wala. Hindi na sila nakauwi. Dinukot at pinagpapatay. Siguro. For sure yun. Hanggang ngayon wala eh. Walang lumitaw. O hindi po naluta. Sino bang PNP chief that time? Pwede kayo naluka. Kayo talaga. Oo. Oh, huwag kayo magsalita ng ganyan. Dahil pag ako rumisbak, eh, siyempre, may irerisbak tayo. So, dahil dito mga kababayan, yung nasabi na tumakas na at nag-escape po na si Alice Go. Ito ang sabi ng abogado niya, mga kababayan. Sabi ng GMA Public Affairs. Ayan o. Oh. 100% ginagaranti ko na nandito pa siya. Alice Go sa bansa. Agay, yan ang tugon ni Attorney Stephen David, abogado ng dismissed Banban Mayor, Alice Go. Kaugnay na ulat ni Senator Reza Ontiveros na nakalabas na umano ng bansa si Go. 100%, ayan o guys. Nandito pa siya sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, mag-post na lang siya ng litrato at hawak niya ang balita ngayong araw. Sana mapagbigyan niya ako. Oh, Attorney Stephen David, abogada ni Alice Go. Oh, si 100% mga kababayan, nandito pa si Alice Go. Oh, hindi natin alam kay Madam Reza Ontiveros kung yun ang balita niya ay totoo. Pero for sure guys, malakas ang intel niyan. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo or sadyang sinabi lang na nandito para hindi malalagay sa alanganin ng mga abogado niya. Kasi mananagot talaga sila mga kababayan ha. Mananagot talaga sila. Bakit pinayagan nila na lumabas ito? Na samantalang sila na lang dapat sana magkumbinsi sa kanya, dapat harapin yung kaso. So, magkakaroon sila talaga ng sakit sa ulo dito. O yan ha, malinaw yan ha. Kahapon yan ay 2 days ago, mga kababayan. One day, nakalagay dito o. Oh. Ayan o, oh, one day. So, dahil dito mga besa, ang sinabi ng Pangulong Marcos Jr., basahin po natin at pakinggan nyo yung mga sinabi ng sulun. Okay? Kung ito ba yung mga abogado niya ay mananagot, kung talagang ito ay nakatakas, parang ang dating kasi eh, pinatakas, no? So, ako, lagot kayo. Kaya galit na ang Pangulo dito, mga kababayan. So, basahin po natin ang kanyang statement, okay? Oh, yan. Sabi po ng DCRH News, okay? Oh, ayan, oh. Breaking. Ayan, naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos matapos ihayag ni Senator Reza Ontiveros na nakalabas na ng Pilipinas si Dismiss Banban Tarlac Mayor Go. Ay, Alice Go. Alam po natin, mayroon ng pumalit sa kanyang pesto, isang kagawad. Ang alam ko kasi, pag nawala yung mayor, vice mayor, pag hindi pwede ang vice mayor, yung first kagawad. Oh, ayan po yan sa mga nakalap natin. Ayon sa Pangulo, isiniwalat nila ang mga individuals na sumira sa tiwala ng publiko at tumulong kay Go upang makalabas ito ng bansa. Yan. See? Sabi ko sa inyo guys, sabi nga nung isang abogado, mananagot dito guys ang abogado niya. Himbis na isuko mo sa batas o sa gobyerno, ito si Alice Go kasi nagkasala siya. Kaso lang eh, parang pinatakas pa. Oh, 'di ba? Oh, parang ganun ang dating. Oh, see? Kaya bihira lang magalit ito si Pangulong Marcos Jr., guys. Pero hindi naman, basta 'yun po ang sinabi niya eh. Ganun ang pangulo, very smooth ang kanya mga sinasabi pero malaman. August 21, today yan, 2024 statement. The departure of Alice Go has led bear the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. Oh, see? Totoo yun. Alam po naman natin, grabe itong si Alice Go. Sa lahat ng parang talo ito isang presidente, sa laki ba namang pera niya? At sabi po guys, doon sa mga nakalat ko, nakalap ko lang, nababasa ko, hindi ko na ilalagay dyan. Eh, ito daw, parang ano ito, no? Parang may konektado dito sa pinakamalaking organization sa kanyang bansa. Oh, nabanggit ko yun sa isang video ko na ang pangalan ay Triad, Communist Organization guys ha. Parang si Alice Go yung magiging asset nila dito. Oh, haha. Talaga, sabi ko nga, aba, sabi ko, grabe pala itong mga tao na ito, kababaing tao, sindikato pala ito guys ha.
Kaya minsan masasabi natin yung mga ibang nagsasalita, spy, parang may totoo, parang totoo, di ba? Hmm. Kaya hindi basta-basta din ang tao na sa likuran nito, mabigat, ma-influence ang tao, mga BHWA. Ah, kung isa ay membro siya ng isang malaking organization sa kanilang bansa. Sabi po dito, tuloy. Let me be, sabi ni Pangulo, let me be clear. Heads will roll. Oh my goodness. We will expose the culprits who have betrayed the people's trust. Oh, hala kayo. Well, siyempre, makiisa ako dyan sa Pangulo. That's why, in-spread natin sa ating mga social media na aayon sa tamang pagpo-post na hindi tayo lumabag sa anumang klaseng patakaran, lalo na sa YouTube. Sabi niya dito, we will expose the culprit. Agay, i-expose natin yan, yung mga salarin who have betrayed, yung mga nag-betrayed sa mga sa atin, sa tiwala ng ating sa ating tiwala ng ating gobyerno, and aided in her flights. A full-scale investigation is already under way, and those responsible will be suspended and will be held accountable to the fullest extent of the law. Sabi ko sa inyo, Pangulo Marcos Jr., guys, walang pabor-pabor yan. Kasi sumusunod siya sa batas. Dapat, igalang ang batas. Dahil kung walang batas sa mundo, for sure yan, guys, 100% lahat ng tao masama. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Oh wow, grabe. Antindi talaga ng Pangulo, guys. So, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Oh, di ba walang lugar dito? Kung sino man ang mga tao na talagang, kumbaga, ipagkanulo ang sarili niyang bansa, lalo na po ay, kumbaga, lumalabag sa batas ng Pilipinas, natural, mga bes, we will put them inside the jail. Sabay ganun. Siyempre, guys, no? Siyempre, pag yung mga taong ganyan, na talagang hindi sumunod sa batas, matigas ang ulo, kahit alam mo may kasalanan sila, nagdi-deny pa sila na, hindi ko, wala kong kinalaman dyan. Jesus, Mario Yosef style bulok na yan, lumang tugtugin. Ilagay natin sila sa kulungan. Tama ang Pangulong Marcos Jr. So, yan. Sumunod tayo sa batas, mga kababayan. Kaya ang pinaka-importante na gagawin natin is gumawa tayo ng kabutihan. Huwag sa kasamaan. Ang kabutihan, pag gumawa ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan din. Pag gumawa ka ng kasamaan, natural. Ang bagsak mo, kulungan, kaya sementeryo. Ganun lang yun eh. Batas is batas. Tama yun. Si Pangulong Marcos Jr. Now, nasasabi natin, dito sa pag-alis ni, kumbaga, pagtakas ni Alice Go, ito ba may pananagutan ang mga abogado niya? Ito guys, panoorin natin ito, okay? But before that, no, sa ating mga kababayan, no, sana po sa susunod na eleksyon pumili po tayo ng tama para hindi magiging kawawa ang bansa natin. Kawawa din ang mga mahihirap eh. Si Pangulong Marcos Jr., todo effort 'yan, mga kababayan. Pero sa kabila ng panghuhusga, pangbabatikos, tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Okay? So ito, panoorin natin ito, mga beswa. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babus, God bless Philippines. Eto na. Thank you po. My question po, kasi regarding to what happened nga po, yung revelation yesterday na, you know, it's not surprising though, pero wala na si Alice Go sa bansa. Apparently, she fled na po. Your comments on that and obviously, heads need to roll, right? Dapat merong managot, may balak po ba tayong mag-imbestiga sa House? Well, nakakalungkot, ano? Nakaalis na nga, no? Sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, nakaalis na si Alice Go at nasa
nasa Malaysia na, nasa Singapore na, talagang nakakalungkot. At talagang dapat maimbestigahan. At syempre hindi naman talaga makakaalis yan kung walang nilangisan yan, ano, na mga opisyalis ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa Bureau of Immigration, no. Hindi rin ako naniniwala na walang alam ang Bureau of Immigration, dahil syempre sila yung ahensya ng gobyerno nagbabantay sa ating mga ports and airports, no. So sana, no, dapat ito yung maimbestigahan at managot kung sino yung mga taong may kasalanan. Dahil hindi tayo naniniwala na kayang gawin lang ni Alice Goyan na walang tulong, no, lalong-lalo na sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Immigration. Sinasabi niya palagi, no, flight is admission of guilt. So itong nangyari na nawala si Alice Guo, pagpapatunay lang na mas kailangan natin paigtingin ng pag-iimbestiga. Probably not as a separate investigation, but definitely something that the Quadcom needs to also study and to also investigate. Kasi makikita, ito yung sinabi ni Kong Jay, no? Hindi naman ito mangyayari nang walang kooperasyon ng ilan sa gobyerno o merong may pumalya sa gobyerno. Kailangan din natin alamin na kung totoo man, kung ang flight nga ay admission of guilt, ibig sabihin kung ano man ang mga haka-haka o mga allegation tungkol kay Alice Guo, pwede na nating masabing may katotohanan. Kung hindi naman talaga siya aalis, di ba? So, nakakapangamba din na ang usapin ng POGO ay hindi, parang syndicated talaga siya. And unfortunately, it's a syndicated effort that has marami sa gobyerno, lalo na sa masasabi natin sa mga naunang, kasi hindi naman ang gobyerno naman na nagre-regulate sa naunang administrasyon, no? Parang makikita natin complicit din, eh. 'Di ba? So, kailangan nating alamin, kailangan natin mas lalo pa nating kailangan alamin kung sino ang mananagot, hindi lang na nakaalis si Alice Guo. Kung sinong mananagot, bakit mukhang binolunteer talaga natin ang Pilipinas nung nakarang administrasyon, binolunteer ang Pilipinas na maging pugad ng krimen? Ako naman, I agree, heads must roll. Because we need to know how did she escape? Because these investigations will not stop until we have done our duty to ensure that itong mga POGOs for Chinese nationals illegally entering our country and establishing illegal activities and organization, entering our government under fake names, etc., must continue. But it's really disappointing that she was able to escape. So yes, heads must roll. Where did she escape? Naiya? Where did she escape? A private airport? Nagbangka ba siya? You know, all of those things. No, we find out exactly where, how did she escape our country, and heads must roll. I think, aside from looking at which officials may be complicit to this, siguro mas concerning sa akin, nasaan siya ngayon? Kasi July pa yung huling report na yung una, parang Indonesia muna siya, tapos lumipat sa Malaysia, tapos nakipagkita siya sa pamilya niya sa Singapore. Pero pagkatapos nung Singapore, na meet-up point nila ng pamilya niya, wala na makapagsabi, nasaan na siya. So siguro po yun din yung mahalaga na tanongin natin, nasaan na si Alice Guo ngayon? Baka kailangan na din po nating hingiin yung tulong ng ibang mga bansa, patungkol po sa Interpol, doon sa baka kailangan na mag-issue ng alert order, para lang malaman, tignan, nasaan na siya ngayon. Yun po siguro yung mahalagang tanong bukod sa paano siya nakalabas, nasaan na siya ngayon, at paano po natin siya maibabalik dito sa ating bansa. At syempre, kailangan din nating panagutin yung mga abogado na nagtakip sa kanya, no? Nagtakip ng kanyang pag-alis, lalong-lalo na yung mga yung nag-notarize ng kanyang affidavit sa DOJ, no?
bakit nangyari yon. So, maraming tao, no? Hindi lang iisa, hindi lang sa Bureau of Immigration din may kasungkot, pati sa mga abogado niya na nagtakip ng kanyang pag-alis, no? Kailangan ding maimbisigan, kailangan ding maipatawag, at kailangan sagutin nila kung ano yung kanilang mga contribution, lalong-lalo na sa pagkatakas ni Alice Goh. Thank you.